guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Tinay. For today's video, ang gagawa tayo ng onion rings. Yay! Pero dapat talaga ang gagawin ko ngayon is cheese stick. Pero dahil wala yung mga main ingredients, naisipan ko na ang gawin ko na lang ay yung onion rings. Kung gusto nyo nakita at malaman yung mga sangkap sa paggawa ng onion rings, tara guys! Ingredients natin, white onion, 3 eggs, cornstarch or kaya harina, pwede, depende sa inyo kung ano, mayonnaise, breadcrumbs, salt, paminta, and yung mantika natin gagamitin, and then ketchup para dun sa mayonnaise na pagsasawa natin ng onion rings. Let's start guys. First step, balatan natin yung onion. Pagkatapos natin balatan yung mga onions, gayatin na natin siya ng pabilog. Pagkatapos natin siyang gayatin ng apat, pag-apatin yung isang sibuyas, hiwa-hiwalay natin siya. Katulad ito. Pagkatapos natin mapag-iwahiwalay, ang sunod naman natin gagawin, itiplahan natin yung cornstarch o kaya harina para ma-prepare na to. Ito na yung cornstarch. Ito natin siya ng salt, paminta, pepper. Then, i-mix natin siya. Tungkog lang pa siya, sabihin nyo. Sa gantong kadaming ano, dagdagan nyo lang siya. Dagdagan nyo ng kanting paminta. Next naman yung itlog. Batiin na natin ang itlog natin. Depende sa inyo kung gaano kadami yung itlog na gagamitin nyo. Pero sa akin, siguro, mga dalawa muna. Mag-aadala ako mamaya pag kulang pa siya. Next, maglagay na tayong breadcrumbs. Kaya saan nalagyan? So, yun guys. Kukuha kayo ng sibuyas. Then, iyan niya sa harina. Pero depende sa inyo. Pwede naman kasi itlog muna harina tapos breadcrumbs. Pero ang ginawa ko, harina muna. Then, dip sa itlog. Then, gagawin sa ano. Yung kabilang kaba yung gagamitin para hindi mag-ano yung breadcrumbs sa kamay. Kasi, wasa siya ng itlog. Kasi nga ginamit natin sa pag-dip. And, gagawin lang yung itura niya. Pag marami na, papakita ko sa inyo yung lahat ng finished product.
Guys, sisirapin yung ano, maanan siya ng harina, yung buong onion para dumikit yung at ganun din sa itlog. Sisikapin niyo guys na ano, mabasa siya ng itlog. Kumbaga parang maligyan siya ng itlog. Kasi pag hindi guys, at may harina pa siya, hindi siya didikitan ng breadcrumbs. Yung mahalaga doon sa paggagawa ng ganito para makuha nyo yun yung magandang o magandang kakalabasan yung inyong niluluto. So ito siya yung guys, natapos na nating lagyan ng harina, itlog at saka yung ipaano sa breadcrumbs sa gulong. Next na gawin natin ay pipirituin na natin siya. So yun guys, simulan na natin pagluluto. Linitin muna natin yung pan or yung kawali natin para pag inalagyan natin yung mantika ay hindi siya magtalsikan at mainit na siya yun. Mainit na yung ating kawali. Habang iniintay kong init yung kawali, nagprepare muna ako ng patuluan or kumuha ako ng tissue, paper, tapos isang plato para pag inilagay natin yung ano, zip-zip ng tissue, yung mantika na galing din sa pagpiprito natin ng onion rings. Yan, medyo umiinit na siya. Lagay na natin ating mantika para uminit. Mas maganda siya kung marami tayong mantika at kung lubog. Kasi, para maganda natin. Pagpirito natin. Let's eat! Guys, let's eat! Ano yung lasa? Masarap niya guys. Promise. Pang merienda. Kain tayo guys!
kain guys. Kain po kayo. Hi. Kain tayo guys. Kain. I guess meron pala akong alam. Good news sa inyo. Gusto kong ano magpa-giveaway pero yun nga, nag-iisip ako ng video kung saan ko siya isisingit para masabi sa inyo yung giveaway and three lang yung mechanics natin. Una, mag-like ka lang sa page ko, Tintinay. Lalagay ko dun sa description box yung link ng page ko. Pangalawa, dapat nakasubscribe ka sa YouTube channel ko. And patatlo, mag-comment down below ka kung bakit kakarapat dapat na mapili ko para mabigay ng prize. So, yun nga. Katulad ng sinasabi ko kanina, kasi hindi ko siya natuloy kasi may dumating na bisita kami. Yung three mechanics lang natin, yung dapat naka-like ka sa, naka-like ka or naka-follow ka sa every page ko ng Tinay, yung It's Me Tinay. And pangalawa, dapat naka- subscribe ka sa YouTube channel ko. And patatlo, dapat ka manood, manood ka dapat ng aking video. Maling sa mga video na ginawa kong vlog na 5 minutes. Dapat yung first, i-screenshot mo siya hanggang end dun sa 5 minutes. Bawal yung madaya guys ha, kasi makikita ko siya kung talagang nanood ka. Or makikita ko siya kung talagang nag-ano ka ng 5 minutes kasi makikita ko siya dun sa oras. And then, yun, mag-i-screenshot mo siya. Ganun din yung sa pag-like ng every page. And sa pag-subscribe sa YouTube channel ko. And yun nga, sa panonood nung video na sinasabi ko, 5 minutes lang yun siya guys. Kahit hindi nyo tapusin yung buong video, basta 5 minutes lang ang gawin nyo. Okay lang yun guys. And yun, I hope you like this video. And kung meron kayo na gustong ipagawa sa akin, please comment daw below. And bago pala, comment ka kung bakit nakarapat dapat na piliin ko para dun sa mga price. Guys, marami akong price, hindi ko lang maipakita kasi nga nandun siya sa taas kasi ako yung nandito sa kubo. And then yon, yung may screenshot nyo guys na yung sa pag-like or pag-follow ng aking FB page as pag ano sa YouTube, pag-subscribe and sa panonood ng video, dun nyo guys i-comment sa FB page ko. Lalagay ko sa description box yung name ng FB page ko and sa YouTube ko para hindi na kayo mahirapin maghanap. And yun, pwede din kayo dito mag-comment comment down below yung pagkayo kayo dapat and pipiliin ko yung mga mananalo. And marami siya guys, siguro mga 25 to 30 price yung ibibigay ko, yung papag-giveaway ko. And yun, thank you for watching. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Click mo rin yung notification button para ma-update ka sa mga panibagong video na i-upload ko. Thank you, and God blessing at palagi. Bye!